Okay, so this morning, we will now proceed to our session proper. This morning, we are also lucky to have with us the Department Head of Araling Panlipunan from Justice Cecilia Palma National High School. He will discuss with us reshaping academicians' minds towards virtual education. Friends, here is the knowledgeable, infatigable, and the handsome Dr. Richard T. Katay. Take it away, sir. Thank you very much, Dr. Abelia. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, Dr. Sebastian. And hello, good morning. Good morning, ma'am, to our PSTS, no? I think Sir Leo and Ma'am Dali are with us this morning. And also to the Education Program Supervisor of Araling Panlipunan. Thank you very much for this opportunity. Also to Ma'am Tess Musadre. I did not expect that after the invitation given to me by Batasad during their school-based, department-based inset, I will be given another assignment. So I'd like to begin that as I present my topic today, I like to have a disclaimer that I'm not an expert about this, but I accepted the invitation that at the end of the presentation, we will do sharing of thoughts to further escalate the idea to progressive outcome, no? So, again, I am tasked to present to you the expectation about educators' mind, no? Amid COVID-19. So, yesterday, I was very impressed with the presentation shared to us by Ma'am Busadre and Ma'am Sebastian, no? Mga maganda yung mga binanggit nila, no? So, hopefully, nakapag-gain tayo, no? So, again, I am tasked to share with you reshaping academicians' mind towards virtual education. We usually see, no, when we study education, we have the historical outlook, no, the present setup and the future, no. More or less, what is being observed by us this very moment, no, nakikita rin ito dati pa, no. So kaya there are some, no, especially tertiary education institutions, not only in the Philippines but also abroad, that I think not totally ready, but more or less they are prepared that this thing will happen and this thing will come, no? Unlike with what we observed, no, during the past, ang education noon, sabi dito, no, sa US daw noong 1923, actually shared by Ma'am Sebastian during the time when she was invited as our speaker in the INSET in our school. Noong araw, ang mga teachers, dahil naniniwala tayo doon sa ideya na sila lang ang nakaalam ng mga bagay-bagay, no? So napaka-importante nilang mga nilalang, no? So that is why they are not allowed to get married, they are not allowed to go out, they have expected time to be home, no? And this illustration of the past picture of education is most likely be the pattern or pattern din siya ng magiging education natin more or less in the future or in the long run. So yun nga lang, what is unique about our setup this time is that we are being controlled, not necessarily controlled but being influenced by the digital setup, no, the digital world. Now please take a look at the progress, no? So as early as 1840s to 1950s, yan. So ang
education, sinasabi na nila na kapag nakapag-aral ka at that time, during this time, parang high-tech ka na rin. Regardless of what type of curriculum being offered to you, no? So basta nakapag-avail ka ng konting education, di ba? Parang tayo sa Pilipinas, di ba? Looking back at our Philippine history, no? During the Spanish occupation, pag ikaw ay nakapag-aral, maitatawag kang isang ilustrado, mayroon kang entitlement, no? Mayroon kang nabibilang ka sa isang strata, isang stratum, no, sa social stratification. So, ang priority ng 1840s to 1950s, no, ang pagtuturo, ang technology nila, yung sending mails, no, or yung snail mails or online na radio broadcast siguro, or basta yung mga ano pa, yung mga correspondence na ginagamit, no, yung mga siguro magazine, etc. Comes 1960s to 1990s, no, inintroduce na ang computer-based training. In fact, it was in 1983 when the internet, no, started, pero medyo mabagal pa ang byte noon, no, medyo mabagal ang kumbaga sa Mbps, malayo-malayo pa yan sa malayo, kumbaga okay nang maipadala nila kahit katagal, basta maipadala nila, pero it was already considered as one of the best innovations to education at that time. So that is why they call it, from 1960s to 1990s, they call it education 1.0. Yan. So 1.0 education ang tawag natin doon, kasi meron na siyang introduction of computer, and there are some web-based training, especially in the United States, no? Tayo medyo delayed lang yung atin. Sa US, uso na sa kanila yun, pero siguro hindi rin siya ganun ka well spread, no, doon sa kanilang lugar. Pagdating ng millennial period, itong 2000, ano, 2000 to 2004, we have partly heard the idea of blended education or blended learning. What is blended learning? May idea na kayo nito, alam ko self-explanatory siya, pero nung na-introduce ito, kasi fusion lang naman ito ng nung traditional with the digital, so it was labeled by the education sector as education 2.0. So education 2.0 is blended education with the introduction of websites. Yan. So nag-develop ng mga websites to store knowledge. Yan. So come 2010 to 2011, so dahil may mga na-develop na iba't ibang klase ng software to deposit, no, to bank those material, na introduce na ang hanggang ngayon, actually it's still ongoing, no, yung MOOC, no, yung MOOC, yung Massive Open Online Courses. Sa US din ini-introduce ito, no? And may mga recipients tayo sa Pilipinas na ginagamit ang cyberspace para magturo, no? Virtually, kahit minsan hindi naman clearly identified kung ano ang identity, ano ang feature, anong orientation ng learners. Basta open ito, as long as you can reply, no? You can respond to the kung ano yung inihingi sa atin. So, they call it education 3.0. Okay. So, from 2012 hanggang itong 2019, yan, tuloy-tuloy, 2012 to 2019, the gear has shifted to what we call the highly influenced education by the industry, no? So they call it education 4.0. That is why yung mga tertiary education, they have the concept of
OBE, no? The outcome-based education, the target of training possible employer or employees, no, in the future, should meet the demand of available job, no? So education 4.0 is teaching or preparing manpower for the industry-based jobs. So ngayon sa basic education sector, we are also doing this, no, partly, no. That is why meron tayong concept of the ESD. So ang ESD ay Education for Sustainable Development. We teach our students in the public school, particularly siguro, even from elementary to high school. We teach our students in the public school for them to be ready to learn by their own self-paced pattern, no? So that is what we call the Education for Sustainable Development. Yun naman din ang idea, no? According to John Dewey, di ba sinabi niya na dapat ang education is a continuous process and education is life itself. You teach your students on how to fish, no? In his endeavor or undertaking to fish for his own, he should not stop from learning. So that's the target. So we ended with the Education 4.0. This is our take-off status now before the coming of this COVID pandemic, no? So how academicians' mind reshaping should go? Sabi natin, nagkaroon tayo ng Education 4.0 na ang target is mag-train lang ng mga ready manpower for industry needs, no? So ang education ngayon, considering that we should not stop, no, from doing our job as educators, kailangan daw ay ma-reshape. Ma-reshape in terms of, siguro in terms of mindsetting or the actual future direction of our academic endeavor or undertaking. So how to reshape our mind? We should think virtually. Think virtual. So when you begin to reshape your mind because you would like to adapt to the need of the digital era or the digital period or this type of platform that we are doing now, we need to think virtual. Thinking virtual is feeling the same emotions in a distant location. So that's thinking virtual. And according to John Mayer, as I did some research, sabi niya, dati ang pananaw ng tao, pag tinrain mo raw ang tao, tuturuan mo siya na mag-think about thinking outside of the box, no? Thinking outside of the box is facing the problem at your periphery but doing solution out of your present situation. Sabi ni John Mayer, hindi na ganun ngayon. Sabi niya, we should think outside of the office, no? So, when you are outside of your workplace, you are still expected to perform your job as an employee or school leaders in our case, no? And as we do that, we still have to think that we are working virtually. And we are contributing to what? We are still contributing to the success of the deliverables, no? Yung mga in-expect sa atin. Kagaya sa atin ngayon, di ba? So we were provided by the DepEd Central of the MELC, yung most essential learning competencies, no? So maraming trabaho ang pwedeng magawa doon kasi it's a huge task, no? So we were provided by the DepEd to review these expected competencies. Hahanapan natin ng mga ano yon, ng teaching strategies. So hahanapan natin kung paano ibabato sa mga bata. Kasi parang skeleton lang yun eh. So we need to think outside of the office, no? It's not enough that we think out of the box. We should also think outside of the office.
the definition, sabi ng Wikipedia, no? So it's when we talk about virtual, it may refer to reality, no? Parang it some sort of copying the copying the interface that gives us a certain impression of somebody that is being being seen outside of your physical outside of your physical view, but being seen as live or physically, biologically alive individual, thinking the same mindset, the same mind, and with complete senses, you know? So that's virtual, no? Another idea, in order for us to reshape our mind, we understand that the rise of the COVID-19 and the issue of this pandemic really gives us the 360 turnaround of the things could lead us to pressure ourselves, no, to give us tensions and to force us to discipline, no? Kasi, bakit? Sabi, ano ba yan eh? Hindi ako sanay dyan. Ayoko nang pinagagawa ko nga lang ang aking mga reports na LIS, yung mga FS sa teacher na marunong kasi binibigyan ko lang ng something, no? So may mga teachers tayong ganyan, di ba? Kasi hindi na nila, ayaw na nilang i-take yun, no? So, sabi ni Ebbinghaus doon sa kanyang theory of learning curve, no? Learning curve theory. Whatever difficulty along our daily activities, no? Kung kailangan mo matutunan, kasi kailangan mo matutunan, you need to increase the level of your efforts in order to increase the outcome of your performance. So, pag ikaw ay hindi ka nagtrabaho kasi inisip mo, ayaw mo ng pag-aralan, hindi ka talaga matututo. Hindi naman sinasabi na ang learning ay dapat yung as you are being taught of this stimulus today, you need to adapt it right there and then, or you are to absorb it as fast as it is. Hindi naman. So sundan natin ang learning curve, no? Pag-aralan pa rin ang mga bagay na kahit mahirap kasi available naman. Actually ako, I was telling my students, sabi ko nga doon sa, hindi ngayon ang daling mag-aral, napakadaling mag-aral. Iba yung mga kapitbahay ko, we were sharing yesterday kasi yung isa, sabi nung asawa doon niya kasi sa ibang bansa nag-work, hindi na lang papaaralin ng anak. Yung isa naman kapitbahay ko, papaaralin kasi sayang, pero gusto nila mag-homeschooling. Sabi ko, pwedeng homeschooling, at saka hindi naman pwedeng kailangan huminto, no? Pwedeng may mga means, no? Sabi ko, kasi pag halimbawa, kung kayo magtuturo as parents, pag hindi nyo naintindihan dahil hindi nyo rin masyadong master, you can make use of the YouTube. Ang dami na nagtuturo sa YouTube. Ang daming tutorial sa YouTube, no? At ngayon sa atin, ang daming mga webinars, no? Ang daming webinars. So gradually, we can adapt, no? We can adapt to this change in our educational landscape. Kayang-kaya natin, no? I always say that to my teachers every time I hold a meeting with them. Madali lang to, kayang-kaya natin. So, hindi natin sasabihin, ano ba yan, mahirap, or wala, hindi. We should think, kagaya ng binanggit niyo kahapon, ano? Let's start the positivity, no? So, kahit hirap tayo, we do not stop, no? Sabi nga ni Confucius, di ba? It does not matter how slow you are, as long as you do not stop. So, pwedeng tayo ang tukuhin ng ideya na ito, no? So, bagamat parang pakiramdam natin ay madideprive talaga tayo, it's okay. As long as we continue, more or less, we will be able to master something in the long run. Next, the last one. So, another mindsetting that we need to do is to embrace possibility.
No, embracing possibility would lead us to have a brighter future as we project ourselves, no? As we project ourselves na, ah, kahit dahil wala naman tayong choice, wala tayong ibang way out of this, no? Yung situation na meron tayo, sige, go na lang. So anyway, sabi nga, mapapag-aralan naman. Sabi dito, embracing change is all about having the right mindset. So take note of the term. Being curious and committing yourself to see the advantages and learning opportunities in a given situation rather than looking at the roadblocks and hurdle. So instead of focusing your mind, no, tanggalin doon natin ito. Kasi pag nawala ito, this would enable us to gain needed perspective and reorient, no? Orient or reorient ourselves towards positive and deliberate actions. So yan ay sinabi ni Dennis Volk, no? So very important that we think positive amidst negativity, no? Di ba? So sabi nga ra yung mga ano ang tao ngayon dalawa ang kanyang ano, no? Despite all that we are facing, we need to become positive. We also dream, no? We also dream that with this positivity that we have in our mind, no? Sana always tayong negative. Negative sa COVID, no? So, di ba? We need to be happy because we are negative with COVID. Mm-hmm. And at the same time, we should be very positive. Kasi despite my COVID, we are still working. We are still kicking. Everyone is alive, no? Diba? So, let's continue. So, tatlo yon. So, tatlo yon. Balikan natin. Think virtual, learn gradual, embrace possibilities, no? So, walang perfecto, pero we are under construction. So, ibig sabihin, we continue to correct every lapse na meron tayo. Yan. Okay. Next. Sabi dito ni Max Mac on sabi niya, adaptability is about the powerful difference to cope and adapting to win. Yan. So the difference between adapting to cope is adapting to win. When you adapt to cope, parang kasi i-adapt ko na lang ito. Hindi ka you adapt because you would like to survive from what is your current situation, di ba? So that's another story, no? So we need to adapt to win instead of we need to adapt by no choice lang. Yeah. So yon. So that's another story. And educators, we are expected, no? The expectation of us, we need to adapt to win because we have our teachers, and these teachers are being looked up by our students, that these students should also win, di ba? Okay, next. Yan. So, ano ba, what are the challenges toward landing into virtual world? Maraming mga challenges na pwedeng makaharang sa atin kung theoretically, pinoproject natin na dapat ganito, ganyan. So, maraming mga hindrances. And hindi naman nagkakaliw yun doon sa pwedeng isipin natin na mga hindrances. Number one hindrance, siguro, your personal disposition. No? Your mind setting about changing your line of thinking towards virtual world would really affect in will really affect your disposition in life. Pag hindi mo po ito binago, pag hindi ka nag-adjust, sabi mo, ay, retireable na ako, ay, ano na ako, si okay lang, sige. So, if that is good for you, go on. Pero, factor ito, tandaan natin, no? Ito ay napakalaking factor sa paglago mo towards adapting and winning virtual world, no? Yung digital world, no? So, important 'yon. Okay, next. External limitations.
we are also being limited by the external factors, no? Pwedeng halimbawa, si factor ito sa mga, isa sa mga challenges ito, no? Halimbawa, ikaw ready ka naman, capable ka naman, at meron kang open-minded mind, no? At willing ka talaga mag-learn. Pero there are limitations. So these limitations are beyond our control. So ito yung mga ina-appeal na natin sa mga legislators. Like for example, sa Pilipinas, o kung gusto natin mag full-time ng virtual education, dapat mataas ang bytes ng mga connectivity, no? Net. So yon. So we cannot control these factors, no? Pero sila ay kinoconsider natin ng mga hindrances. Gayunpaman, may mga options pa rin tayo to combat this type of limitations, ano? Okay. Si Franco 2020, sabi niya sa kanyang study, the challenges of virtual education, cited, no? Nagbanggit siya ng limang mga bagay na makapagsasabi talaga na ang mga bagay na ito ay malaking factors para ma-prevent natin ang pag-introduce sa atin ng virtual education. Sabi niya, resistance to enter in the technological era. So, kung halimbawa, ang teacher ay nagre-resist na malaman, matututunan, ma-master ang Google Classroom, what would you expect among our students to adapt? Hindi, wala rin. Di ba? So, nagsisimula yun. Another, resistant to change in the pedagogic level. Kapag ang teacher for so long a time, no, 20 years na siya nagtuturo at ang kanyang kinasanayan ay humarap sa bata at ang pagbubukas ng klase ay sa simula ng kanyang pagbati at pagsasagawa ng mga paunang gawain, eh hindi niya kayang gawin sa virtual world, no? Kasi halimbawa pag nag-Google Classroom siya, eh convenience na ng bata yan kung halimbawa naka-cellphone siya, nakahiga lang siya. So hindi mo pwedeng oy tumayo ka. Umupo nang straight. Oo. Bawal matulog. Matulog ng bilat ang mata. So, you cannot control that, no? Considering that we have asynchronous learning this time. Number three, resistance of the students to work without teacher's guide. So, this is the challenge now. Ang virtual education, indirectly, nag-a-advise sa atin na sa matagal na ng panahon na ina-aspire ng DepEd na dapat ang education ay partnership, no, between external and internal, very limited lang ang nakakagawa talaga na ito. Kasi unang-una, ang parents, di ba, usually, majority of the parents siguro, especially sa, I am referring to the macro setup, no, yung mga magulang, mag-aral ka, bahala ka, basta nag-aral ka, bigyan ka ng baon. This time around, hindi, no? So, dahil absent ang teacher sa physical interaction sa bata, kailangan ng guidance talaga. Nandiyan dapat ang parents. So, this time around, hopefully, no, yung mga magulang hindi na masisi ang DepEd kasi sabi during that time hindi pinapa-enroll ang anak, hindi tinanggap, may kulang na. Ngayon hindi na. Parang ang nangyari ngayon, parang tayo pa ang nakikiusap o mag-enroll kayo, pumunta kayo sa school. I saw the post of Sir June Nicolas, no? In Flora Ilagan High School, they did the distribution of the enrollment sheets, no? Among Pinyahan community. Di ba? Hindi naman natin ginagawa yan, di ba? So we do not do that, no? Especially sa amin, sa Justice Palma, we do not do that. We schedule the enrollment at talagang kami pag enrollment time, kala mo is dagat ang aming eskwelahan. So good to note that we have a very organized conduct of enrollment, kaya wala namang problema. And today, we are preparing for
preparing for our best strategy for that, no? Number four, resistance of students to take initiative to search for knowledge. Dahil wala ang teacher na in charge ng pag-motivate sa bata, this time around, because of the virtual or digital education, isa sa mga challenge natin mga guro, isa sa mga challenge natin mga educators, paano mauto ang bata na instead na ang buksan ay ang Kotobi e-book, ay hindi niya buksan ang ML. Or kapag ang bata ay nakatalikod sa magulang, ay nag-aaral nga talaga ng mga inaasahan niyang competency na dapat aralin, no? So challenge yun. And number five, ito yung sa macro level, no, na ang government this time, as I observe it, hesitant pa rin, no, doon sa investment in terms of providing, sabi do, will provide laptops for the teachers, will provide the yung mga internet connectivity. Mahirap din ma-ensure na yan ay may siguradong immediate or hindi man immediate, kung hindi very positive return of investment sa dami ng bata, sa dami ng teachers, di ba? And how sure are we? No? Kasi virtual na tayo, na kapag pinrovide ang mga bagay na ito, ay ma-attain natin yung inaasahang objectives, no, ng pagpo-provide nun. So there are also challenges coming from our higher ups, no, tungkol sa mga legal setbacks and mga mas talo ngayon, siba, nabanggit niyo kahapon yung tungkol din sa laptop provision, ano, sa procurement procedure na napakatagal, baka natapos na yung COVID, hindi pa dumating ang laptop o bumalik na ang bata sa school, nagturo na rin ang teacher, suot ang bagong uniform, di ba? So, pag dumating ang laptop, pang Facebook na lang ni ma'am yan, di ba? Ako, I was telling my teachers in my department, sabi ko, kay may COVID, kay wala, tapusin natin ang Kotobi hanggang quarter 1 hanggang 4. Tapusin natin ang module sa quarter 1 hanggang 4. Pag bumalik ang mga bata at available ang mga material na yan, makatutulong yan sa inyo para mapagaan ang delivery instruction ninyo. So, hopefully, ganun ang gagawin natin, no? Hindi natin gawin ito dahil ito ay need lang. Hindi. Kailangan din natin, no? Kasi sabi nga, yun daw ang isa sa mga need ng bata kasi digitally equipped na mga, kumbaga, yung mga printed hard copy, parang pag pinag-aaral mo sila at ganun ang gamit, mabigat para sa kanila. Whereas, kung gagamit ka lang ng mga digital, ano, they can press the icon, no? Hindi nila alam ang salitang on, pero alam. So, yun ang bago doon sa ating, ano, yun ang bago sa ating setup. Yan. So, next. Ngayon. So, di ba, na-reshape na natin ang ating mind kasi virtual world na. Nabanggit na natin yung mga challenges. Importante siguro para hindi tayo maging foreigner, no? Foreigner sa mga digital terms, importanteng alam natin at malaman natin na ang mga ito pala, ito ang mga tinutukoy. There are very common terms that we usually have encountered, no? Pero i-refresh pa rin natin. So, ano yung mga yun? So mayroon tayong asynchronous ito. Asynchronous, hindi po yan siya, ano, i-check ko lang, edit ko lang. Sorry. Na-edit na ano lang. Okay. So, ang first word po ay asynchronous learning. Yan. So pag narinig ng mga, ano ba itong asynchronous learning na ito? Yan. So when learners participate in an online learning course at different times. So, this might also be called e-learning. So, ang asynchronous learning, we provide instructional materials, we provide module, we provide learning activities. You tell your students, okay, I give it to you this day, you are to submit this on Friday. So, halimbawa, pag nagturo ang teacher at gusto niya mag-assist doon sa bata, subject to the availability of a child.
Or halimbawa, ay kaya ko na po ako na mag-isa. Okay, just study and answer the questions provided or given at your most convenient time. Then that you can submit it on our deadline. O, yun. So, audio conferencing, alam na natin yan. Blended learning, nabanggit ko na rin kanina. Dito tayo sa number 4. When I first saw this word, ang inisip ko, sabi ko, ano ba ito? Ano ba itong shopping? I was thinking, ang courseware ay mga utensils, yung mga kasirola o mga ano. Hindi pala. Ang courseware, yun pala ang tawag sa mga digital modules na tinuturo online, no? Gamit ang computer, etc., etc. So, importanteng aware tayo sa mga terminologies na ito para pag nakasalubong natin, hindi tayo pagtatawanan at hindi tayo siguro hindi niya alam itong ano. So, courseware po ang tawag daw, no? Sa any instructional software that is being delivered using a personal computer or any digital modes or modalities, no? So, next. Sa Bibal ko ito nakita, wala naman sa iba. Sabi, there are coursewares available if you'd like to enter. Ayun na yun, kala ko mga pinggan, kala ko yung mga gamit sa kusina. Next, number 5. So, distance education, okay na rin, alam na natin yan. So, hybrid learning. When I introduce hybrid education to my teacher, sabi niya, sir, parang ayaw kong gamitin yan. Bakit? Parang ano kasi siya, referring to parang, sabi niya, parang ano yan, sir, eh? Parang yung sa science na ano. Yun na nga, that's it, no? So hybrid education is putting something to what is being used that is existing, no? So, kung kagaya tayo, hindi naman tinatanggal ang ating prescribed curriculum. In fact, ngayon, ang ginawa lang ng DepEd Central ay nag-filter lang ng mga ilang na uulit. Ang nangyari, using that particular curriculum that is being provided, lagyan lang natin ng mga paraan kung paano sa maituro na may makakapag-catch ng interest, no? At another, yung ma-engage natin yung mga teachers din na gawin ito kasi siguro inisip nila nakakapagod yung ganun. O sige, let's enjoy hybrid education or learning. Next, flipped classroom. Flipped classroom is also a blended setup, no? Ito yung pwede ang bata ay nag-aaral sa school, pwede sa bahay, provided available ang mga materials, no? So, yan. Itong OER, no? Terms na rin ito. Ang OER ay ang mga available materials educationally aligned, no? For everybody's consumption. So, OER ang tawag natin dyan. Next, mobile learning. Kailan na natin yan. Online learning. Self-paced learning. Yan. Social media learning. Doon sa, I had a meeting yesterday with my team. Doon sabi, pinag-usapan namin. Kasi doon sa INSET namin, magkakaroon kami ng department INSET, no? Sabi nang, i-discuss yung Google Suite, yung Google Family. May isang nag-suggest, sir, pwede rin natin sigurong i-discuss pa rin yung social media, no? Pero, as we did this during our department INSET, we will take a look at the different precautionary measures on how to ensure the issues about privacy, no? Ano yung mga limitations, yan. So, yun. Social media learning, no? So yung mga yun na alam na mga bata, no? Parang mas madali sa kanila na maging engaged pag ginamit natin 'yan. Okay. So streaming media, streaming yan. Yan synchronous learning. So opposite lang sa ng asynchronous learning, no? Synchronous learning, doing the same learning at the same time but in different locations or local, no? So, synchronous learning, like for example, siya sa remote area, ito nakatira sa rural or urban or etc. Pag sinabing ang classroom, Google Classroom session nila ay ganitong oras,
Okay, bubuksan niya lang yung kanyang site, then magpa-participate na siya sa kanyang klase. Okay, so virtual classroom, yan, ito kagaya nito. So this is virtual classroom, no? Some sort of, there is a, that instructor is doing the lecture and students are from different locations. Okay, webinar, di ba? So ang webinar, term lang siya ng seminar. So dahil sa web nang galing, o tinanggal ang S, di ba? Ano pa? Yung netiquette, no? So we do not use the internet etiquette. Netiquette ang tawag din natin. Yan. Okay, virtual education, etc., etc. Okay, so I'd like to end the presentation that I have this morning with this idea, with all of those things that gave us the tensions, the, ano, the pressure, no? So sinasabi dito, marami naman na tayong problema in the past, personal, professional, no, along with our effort to reach our goal or dreams, no. Marami na tayong pinagdaanan. Kaya kung ito ay kinoconsider natin, itong pandemic na ito ngayon na nagdulot sa atin ng maraming pressure, tension at mga paglimita sa ating pwedeng gawin, no. Sabi ni James Belke, sabi niya, Belke, you will never be the person you can be if pressure in the past, tension in the past, and discipline are taken out of your life. So let's allow these tensions, these pressures, these chains that we are being forced to follow to make our life okay. So with that, thank you very much and good morning everyone. Stay safe and have a good day. Salamat po.